Magandang araw mga kabakyard. Welcome back ulit sa aking YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? Ngayon mga kabakyard, aking i-share kung magkano nga ba ang aking kinikita sa araw-araw sa pag-aalaga ng 200 heads na pet-looking manok. Yes, ngayon sa video na to, papakita ko kung ilan yung na-harvest ko na itlog araw-araw at kung magkano ko ito binibenta at kung magkano ang aking kinikita sa pag-aalaga ng 200 heads. Tara, mag-harvest muna tayo ng itlog mga kabakyard. Harvest muna tayo ng itlog mga kabakyard. Ganito yung ginagawa para araw-araw mga kabakyard. Harvest, papakain. Ito mga kabakyard, mayroon na tayong isang train itlog. Ay mga ka-chicken, mag-harvest muna ka ng itlog. So mga kabakyard, kung napansin nyo, hindi na kulay-puti yung kulay ng mga layer ko mga kabakyard. Medyo naninilaw na sila mga kabakyard. Matagal na rin kasi ito yung layer ko mga kabakyard. Ano na, lagpas isang taon na. Noong October siya nag isang taon. So ngayon, yung egg production niya, bumababa na mga kabakyard. Nasa ano na lang, 70% o 75% mga kabakyard. Pero yung mga itlog niya mga kabakyard, tingnan nyo. Ayan. Large saka XL na mga kabakyard. So mga kabakyard, oh, mayroong ano. May sobrang ano. Sobrang late na itlog. Mga kabakyard, ito yung ano, ito yung na-harvest natin na itlog ngayong umaga. Bali ngayong ano, tanghali. Bali 1, 2, 3, 4 kalahati mga kabakyard. So mamayang hapon, may mangitlog pa yan mamayang hapon, konti. So madadagan pa yung ano natin, yung 4 kalahati na itlog natin. So ito yung ano mga kabakyard, yung harvest natin ngayong araw mga kabakyard. Ito mga kabakyard, ito yung 4 na tray. Ito yung harvest natin kaninang umaga. So itong ano, itong dito, ito yung hapon. So, kasi nangingitlog pa yan pag hapon, may nangingitlog pa pag hapon. So ilalagay lang natin dito mga kabakyard. Tingnan natin kung nakaabot ba ng 5 tray.
daw. Naabot naman ang lockyard. So ito mga kabakyard, may mali ito, sobrang liit na itlog. Ito pala mga kabakyard, ano to, kumbaga nang itlog na siya kanina, tapos parang hinab, parang humabol, parang ganito yung pagkaintindi ko dito sa maliit na to eh. Inalagay lang natin yan. So ito mga kabakyard, so ngayong araw, harvest natin dito sa ating munting paitlogan mga kabakyard, ayan. Sila-sila na kasi mahigit isang taon na mga kabakyard. So wala pa tayong budget pang paayos. So ito yung harvest natin mga kabakyard sa 2, 3, 4, 5. So mayroon tayong 5 tree. Ito yung harvest natin of the day. 5 tree saka may isang piraso. Yan mga kabakyard. So ngayong araw mga kabakyard, naka-harvest tayo ng ano. Ito yung harvest natin na itlog. Mayroon tayong sa 2, 3, 4, 5. 5 saka may isa. Saka may maliit na itlog kabakyard. So ito yung harvest natin sa ngayong araw mga kabakyard. Sa ating 200 heads natin. So kung ating basihan yung harvest natin, nasa ano na lang mga kabakyard. Nasa 75% na lang mga kabakyard nung egg production nila. Kasi yung mga ano kabakyard, kung nakita nyo, yung ano ko, yung pet login ko, mahigit isang taon na mga kabakyard. So bali lagpas na sila sa kanilang peak ng pangingitlog. So ang average ng pangingitlog mga kabakyard, ang average ng ano nila, ang average ng egg na nakuha natin ngayon sa araw-araw mga kabakyard ay naglalaro sa ano, sa 5 tree. So hindi na tayo nakakaabot ng ano, ng 80%. Ito yung natin mga kabakyard. So ito mga kabakyard, pag binibinta natin to, yung bintahan ko ng ano, kasi yung mga itlog natin mga kabakyard, ano na, mga large na, large saka XL. So binibinta ko siya ng ano, ng 190 per 3. Ito mga kabakyard. Ito mga kabakyard, para malaman natin kung magkano yung kinikita ko sa araw-araw mga kabakyard, napakasimple lang ng ano ko mga kabakyard, ng competition ko mga kabakyard. So sa 5 tree na ito mga kabakyard, yung 3 tree nito yung napapunta sa ano nila, sa feeds nila mga kabakyard. Tapos yung matitira, yung 2 tree, ito na yung natin mga kabakyard. Ito na yung kumbaga yung kita natin mga kabakyard. So sa 2 tree, binibinta natin siya ng 190. So mayroon tayong 380 mga kabakyard sa araw-araw mga kabakyard. Kung tutusin mga kabakyard, masyadong malit lang mga kabakyard. So sa 3 ano na yung mga kabakyard, sa 380 na yon. Doon natin kinukuha yung ano natin mga kabakyard, yung pambili natin ng ulam, pambili ng kung ano-ano, pambili ng asin o toyo, yung mga ganun, yung mantika, yung mga ganun mga kabakyard. Tapos doon ko rin kinukuha yung pambili ng gatas ng anak ko mga kabakyard. So talagang maliit mga kabakyard, kasi maliit lang din naman yung inalagaan natin mga kabakyard. So ganun yung mga kabakyard, napakasimple lang ng ano ko, ng competition ko, kasi ganun talaga mga kabakyard na tinotal ko na yan, kung magkano talaga yung consumption ng feeds nila, kung magkano yung natitira. So alam ko na mga kabakyard kung sa ito sa 5 tree, halimbawa sa 5 tree na to mga kabakyard, yung 3 tree nito, ito yung napupunta sa feeds nila, yung sa vitamins sila mga kabakyard. So yung matitira sa araw-araw, kung ilan tree maharvest mo, basta yung 3 tree na yon, yung binta nun, tabi mo na kasi pambili mo na ng feeds yun. Tapos yung matitira sa lagpas ng 3 tree, yun na yung ano mo kabakyard, yun na yung kinikita ko sa araw-araw mga kabakyard. So napakalit mga kabakyard. Pero kasi naman kabakyard, kasi dito sa probinsya, alam naman natin na
hindi na konti na naman ano, hindi na masyadong binibili lahat ng ano, ng pagkain kasi mayroon naman tayong mga talim na gulay sa paligid mga kabakyard. Kung nakikita nyo, may gulay tayo, so di na tayo kailangan bumili pa ng mga ano, ng ulam. Yung binibili na natin yung pag ano, kapag gusto nating kumain ng ano, ng karne, ha, nakakabili kahit pa paano. So yun mga kabakyard, napakasimple lang talaga ng ano ko, ng competition ko mga kabakyard. And sana naintindihan nyo mga kabakyard. So yun mga kabakyard, sa pag-aalaga ng mga kabakyard ng ano, ng paitlogging manok, nakasalalay talaga sa ating mga ano, performance ng ating mga alaga yung ating kinikitain mga kabakyard. So kailangan ano, healthy sila, hindi sila nagkakasakit, kasi pag nagkakasakit yan sila, na-stress yun, bumababa yung ano nila kabakyard, yung egg production nila. So mababawasan din yung kita natin mga kabakyard. So ano, ganun mga kabakyard. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Kasi umiyak na yung mga beak natin mga kabakyard. Hapon na kasi. Mga alas 4 na ng hapon. So kailangan na tayong magpakain ng ating mga beak. Meron din pa na tayong mga beak mga kabakyard dyan. So hindi lang manok yung inalaga natin. Meron din tayong beak, yung baboy. Ayan mga kabakyard. Sa mga bago lang po sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po mga kabakyard. Hanggang sa muli.